my channel. So today's video is isi-share ko sa inyo yung experience ko sa pagkuha ko ng visa ko papunta dito sa Turkey at nanggaling ako sa Cyprus. Anyway guys, iba-iba ito ng experience depende dun sa country kung saan kayo located. So ang akin is napaka-easy kung kumuha lang ng visa ko. So ang kailangan nating una, yung passport natin ng 6-month valid. At ang pangalawa, yung completed form na galing dun sa website nila na pipilapan mo siya. Pangatlo, yung mga copies ng mga visa mo na naka-indicate dito sa passport mo. Kailangan natin yon. At ang pang-apat, yung police clearance. Kung saan ka located na country, kailangan mo kumuha ng police clearance, na conviction clearance, na wala kang record dun sa bansa na yon, hindi ka gumawa ng krimen. Ganon. So, kailangan natin yon. At saka ang panlima, exit and entry dun sa bansa na located tayo, kung saan man tayo nandun, kung Hong Kong, Cyprus, Singapore, or saan pa man. So, kailangan natin yon. Pang-anim, yung picture natin na 2x2, kailangan may dala tayong picture na 2x2. At ang pang-pito, yung ating resident working permit dun sa bansa nating tinitirahan. Kung sa akin is yung sa Cyprus, working ako dun, so may working permit ako dun. So, yun ang kailangan natin. Especially, yun talaga ang kailangan natin. Kasi kung wala tayo nun, hindi tayo makakakuha. So, kailangan din natin, of course, ng ating hotel reservation. Hindi mo na kailangan bayaran yung hotel mo kung ilang araw ka mag-i-stay dito. Hindi mo kailangan bayaran yung reservation is enough. Okay? So, number 9 is yung bank statement na kailangan yung bank statement mo is depende dun sa days na pinag-i-stay mo dito sa Turkey. For example, nag-stay ka dito ng 5 days. Ang third day na na-require dun is $50. So, not much. Okay? At least may pera ka lang dun. Hindi nila na-record kung magkano laman ng pera mo. Basta may bank statement ka. So, number 11, kailangan natin ng health insurance. Kasi required sa kanila dito yung health insurance. So, kahit sa ang health company, kumuha ka ng insurance. Maybe ang cost lang nun is 300 pesos para sa pera natin. Plane ticket. Reservation lang po. Hindi kailangan bayaran yung ticket natin ng two-way. Kailangan lang ng reservation. Kasi sa online, makikita mo doon reservation. Yun lang ang kailangan nila. Hindi natin kailangan bilihin. So, ang importante, bago tayo pumunta sa embassy, is may appointment tayo. Kasi kung wala tayong appointment, hindi tayo nila tatanggapin. Okay? Yun ang pinaka-importante. Magpa-appointment tayo bago tayo pumunta sa Turkish embassy. Otherwise, wala. Hindi ka talaga. Nga. Hindi ka dun mapapansin. Okay? So, yun lang mga guys ang aking masasabi. Sana makatulong to sa inyo ng sobra-sobra. At kung kukumpletuhin mo itong mga requirements na to, hindi ka mahihirapan. Pero ito pa pala ang pinaka-importante. Dapat din, kung may mga employer kayo, halimbawa nagtatrabaho ka sa Hong Kong, sa Cyprus, kung may employer ka doon, be honest guys, huwag kang magsisinungaling kasi kailangan mo ng tulong niya. Kasi kailangan mo ng reference na galing sa kanya na pinapayagan kang mag-travel dito sa Turkey, na umaalis ka doon sa bansa ninyo. So, kailangan mo ng reference niya na nakalagay doon, I will let her to go to the Turkey, to vacation, or something, blah, 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 ganyan. Tapos, with signature niya yun. Kailangan kumuha ka na rin ng ganun para kung halimbawa't itatanong nila sa'yo, mayroon ka nang ibibigay. So, hindi mo na kailangan bumalik the next day. And then, the same day din, makukuha mo na yung visa mo. Okay? So, yun lang. Wala na ba ako nakakalimutan? So, after that, kapag nakapag-appointment ka na, may appointment ka na, that time, pupunta ka doon, kung anong oras ka naka-appointment, kung anong araw ka naka-appointment, at hindi ka napipila doon, tatawagin lang yung pangalan mo kung anong oras ka doon, and then ibibigay mo yung mga form na naka-indicate doon sa online na pinilapan mo. Kasi online, guys, isa-send mo rin yung mga form na yan, doon sa online. So, nandun na, may copy na rin sila nun. Kailangan lang nila yung sa'yo. Yung galing sa'yo.
So, pero meron na silang record doon sa kanila. Nandun na rin yung lahat sa kanilang runoff. Pero kailangan lang nila yung galing sa'yo. Okay? So, kailangan dalhin mo yung lahat na naka, kung anong nilagay mo doon sa form na yon, ilagay mo yon lahat doon para hindi ka napabalik-balik. And then, papupuntahin ka sa cashier, magbabayad ka ng $60 para sa visa. Kung denied ka man, hindi ka mo makakuha ng visa, wala na refunds yung $60 na yon. Hindi mo na yung makukuha. So, I hope makatulong to sa inyo. Kung meron man kayo, may mga question pa kayong iba na hindi ko nasabi dito sa video, sana i-comment nyo lang down below. So, sasagutin ko kayo. Okay, thanks you guys. Bye!